followers or subscribers sa akong YouTube. Kung na may gusto na mga topic na i-discuss, di ba? Para atong mabuhatan ng video, so pwede mo mag-comment, di ba? Feel free to comment. Kay gusto ko na ako na makashare og knowledge sa mga atong mga wala pa kasabot, di ba? Kay ang isa ka terms, kung atong i-memorize ang term, di ba? Kung dili na to sabton, mag-isod kita na, di ba? Simple, dapat na to i-expound. So katong mga wala kasabot sa different topics sa criminology, di ba? Mga subject areas sa criminal jurisprudence and sa pa sa criminology o katong sa tuuna is ang crime soc, criminal sociology, ang CDI o criminal detection investigation, di ba? LIA, law enforcement administration o correctional administration, pati na po sa pay ko lang forensics, criminalistics, tanan na, di ba? O tanan na ako i-discuss. So tabang ni sa inyo sa mga ka-review na walay mga review centers o katong mga na-review centers, pero kailangan nila additional knowledge na wala kasabot sa mga butang-butang. So paningkamutan na to na nasabton o i-expound sa inyo unsa na siya ng mga terms. So Sunday man karon, di ba? Uli sa ta. Ang nagtanaw is isa ra. So kinsa tong mga gusto tanga itong gusto mga viewers na to o itong mga subscribers, mga followers na naigusto o di sa kuha gusto i-discuss ng mga topic about criminology, pwede na to i-buat ang video, diba? So kani akong purpose why I create FB page o YouTube, diba? At the same time, hindi man po di para sa inyo, para po sa kuha, di ba? So, dibuat ako nina page para matunan o balik ang mga subject areas sa criminology. Kay, for your information, 2012 ako nakapasar o board exam. So, pila na, 11 years na, di ba? So daghan na gitong nalintan, so dapat na ko i-review. So dili lang nitabang sa inyo, pati po sa kuha, di ba? So kinsa tong mga naay gusto na topic na akong i-discuss, so pwede mo mag-comment, di ba? Pwede mo mag-comment sa akong mga post. So di ka po yung kanta. Satu batu kering. Ini tak mungkin anak pun buat tu. Atau tengok ikut ada. For the information of the everybody, katong mga nag-review, di ba? Or katong wala pa nakagraduate na mag-prepare para sa board exam, di ba? So as we all know, ang board exam is the last process para matawag ka na criminologist na, di ba? Pag mag-graduate lang ka sa criminology, di ba? Graduate lang ka sa criminology. Pero hindi ka matawag as criminologist, di ba? Wala kay lisensya. So, pinaka-bottom line na ito nung iskwila to criminology is to get that license. Kung kanang lisensya na criminologist. So, mag-board exam kita. So, katong mga wala pa ka-graduate, di ba? Estudyante pa lang. Paningkamutin ninyo na sabton ang mga different subjects, especially sa CDI at LIA. May kaning CDI o LIA, di ba? Ang CDI o LIA, grabe na siya kadagag dapat tunan, di ba? Dili lang is more on focus sa mga balaod o hindi lang sa focus sa mga batas. About sa enforcement of laws, pero kuan po siya, diba? Naapod siya sa mga procedures or mga manuals na ginagamit sa different law enforcement agency. Yeah? So, different law enforcement agency na sila lay na manuals na gamiton. Hindi lang tamo ingon na kani sa police operational procedure na manual, naapod sa NBI, naapod sa different law enforcement, sa PDEA, diba?
So dapat tun-an ato na. Dili lang ta magtuon sa mga balaod. Di lang tayo Tagalog, Tagalog mag, mag-Tagalog may tayo din. Oops. Mag-Tagalog may tagay. So again, di ba? Ang CDI at LIA, hindi na siya basta-basta in a sense na hindi lang hindi lang yung batas ang isadyan mo, but different procedures of different law enforcement agency, di ba? So moody na sila si DIA at CDI. Example, sa law enforcement administration, more on the enforcing of laws, di ba? Mga procedures, ano yung pipiliin mo, di ba? For example, responde. Pag mag-responde, hindi lang ka basta-basta na you stick to the law itself. May mga kwan yan eh, may mga parang ibabalance-balance mo yan eh. Binisaya, ano ito eh? Parang ibalance mo yan. Ibalance mo yan, ano yung susundin mo. Hindi pwedeng itong batas na ito is, ito lang yung basis. Di ba? So yan yung sa LIA at CDI. Sa CDI naman, more on investigation. Diba? Hindi naman lahat ng mga investigasyon ma-apply sa isang kaso, di ba? So different case, there are different procedures in investigation, di ba? For example, sa CDI 2 natin, CDI 2 at CDI 3. Ano ba yung CDI 2 at CDI 3? Specialized Crime Investigation 1 with Legal Medicine at Specialized Crime Investigation 2. Yung sa interview and intervention, di ba? Bakit may legal medicine sa Specialized Crime Investigation 1? For the reason that ang sa Specialized Crime Investigation 1 more on focus sa investigation on crimes involving crimes against persons, di ba? Once we say crimes against persons, ito yung mga murder, homicide. So, once we say murder and homicide, simple. Ang murder at homicide is pag may patay, may dugo yan. May mga physical evidences na makikita diretso sa crime scene. So, ang i-apply natin yan is ang yung legal medicine. Diba? Simple. Hindi naman pwedeng more on interview and interrogation. Kasi kitang-kita na yung mga evidence eh. Mga physical evidence. For example, blood. Yung mga fingerprints. Pa yung mga hairs. Mga fibers. So, kung makikita natin yan, di ba? Ang i-apply natin is yung methods on how to preserve the evidence na nandyan. Di ba? So, pag ganyan ng mga kaso, or on physical evidences, ang tawag yan, treasure islands ng investigator is yung sa crime scene mismo. Di ba? Kasi dyan natin makikita lahat ng physical evidences. So, remember yung in every contact there are traces, di ba? Yan, principle yan sa investigation eh. Na kada contact ng dalawang object, may traces din yan. May traces talaga yan, di ba? Kahit itatago mo pa o yung suspect is talagang magaling magtago. Talagang may traces yan. So, lahat ng ebidensya is makikita sa crime scene. So, kaya tinawag ang crime scene sa crimes against murder na kaso, ang crime scene is the treasure islands of the investigator. Kasi dyan lahat makikita. Diba? The approach of investigation is more on the legal medicine aspect. Bakit? Diba? Kailangan natin pag-aralan yung medical-legal aspect of wounds, medical-legal aspect of death. Diba? Kasi in the medical-legal aspects of death, diyan natin malalaman if ilang oras na siyang namatay. Diba? Kadalasan na makita ang tao if may patay or may homicide or murder cases, makikita yan kadalasan is kung ano eh, yung onset of decomposition na. Once we say onset of decomposition, na-decompose na siya, di ba? 24 hours na nakalipas kasi
sa onset of decomposition, diyan na magbo-bloat ang tao, yung mga gases, di ba? Na nag yung kinukutkot, kasi pagkikutkot, ikutkot na to. Ikutkot sa microorganisms is magiging gas na yun eh, di ba? Pupunta yan sa taas, magiging gas, then diyan na nangangamoy ang patay na katawan. So kadalasan, di ba? Kadalasan sa mga biktima ng homicide murder cases, makikita na talaga after 24 hours because diyan na yung onset or start ng decomposition process. Diba? Diyan na mag-bloat or lalabas yung gas. Diba? So, especially if nakatago yung pupatay. Diba? So, as an investigator, kailangan natin malaman or ma-estimate ang the time of death. Which is, ang time of death is nandyan sa medical-legal aspects of death. Diba? Then, medical-legal aspects of wounds. O, ano itong sa mga medical-legal aspects of wounds? Once we say medical-legal aspects of wounds, di ba? Diyan natin ma-isadiyan ang different wounds at ano yung instrument na ginamit dito. Di ba? Medical-legal aspect of wounds. By doing that, may alam tayo, may knowledge tayo about different wounds at different instruments na posibleng ginamit dito. So, siyempre, ma-identify natin ano yung instrument na ginamit, di ba? Then, after identifying the instrument, kailangan natin i-locate to. Oh, di ba? Yan yung sa investigation. Di ba? As you can see sa CDI 2 or sa Specialized Crime Investigation 1 with Legal Medicine, di ba? More on science. Oh, natural science. Natural science, applied science yung magagamit natin. Di ba? So, hindi basta-basta ang crime, di ba? So, sa lahat ng mga hindi pa crime dyan, oh, yan yung sa criminology. Diba? Hindi basta-basta na course or program ang criminology kasi different aspects in life ang dapat mong pagtunan o dapat mong tunan, di ba? Pag-aralan, Tagalog pa pala tayo dapat mong pag-aralan ang different aspects. For example, in science, natural and applied science investigation, magamit yan, di ba? Math, may math din kami dito. Kala nyo wala, di ba? The analysis, the critical reasoning, the thinking, the reasoning, diba? More on kwan yan, the logical reasoning, more on sa math yan eh. Analysis, di ba? Analytical reasoning. Ma-estimate mo ano yung bullet na ginamit, di ba? Ano yung direction, more on physics yan eh. Diba? So, different aspect of different studies ang mapapag-aralan natin sa criminology na sabi. Diba? So, sa mga nagbabalak mag-crime, prepare yourself. Hindi lang yourself, yung mind and your body. So, sa Specialized Crime Investigation 2 naman, punta tayo sa Specialized Crime Investigation 3 pala, yung sa interview and interrogation, as you can observe, hindi siya in aspect. Kasi, lahat ng crimes of the Specialized Crime Investigation 3 is more on the crimes against property. Diba? Kadalasan dito is more on the human trafficking, diba? The money laundering, yan yung mga crimes na involved dyan eh. So, once we say human trafficking at mga money laundering, mga terrorism, hindi lang isa ang crime scene. Diba? Different crime scenes. Then, ang crime scene is talagang hindi pa makikita, di ba? Walang physical crime scene talaga. Example, sa cyber crime, walang physical crime scene. Diba? Cyberspace lang yung crime scene. So, by that, di ba? Hindi mo talaga makukuha ang evidence basta-basta. So, you can gather evidence by interrogation and interview. So, the skill of interrogation and interview yung parang pinuproseso natin dito sa Specialized Crime Investigation 3. Diba? Kailangan mong mag-interview at mag-interrogate para makakuha ng additional evidences. So, yan naman yung pan yung purpose bakit ka nag-interview o nag-interview. Para makakuha ng additional evidences. So, yan. Diba?
gusto nyo ng mas marami pang topics ang i-discuss, so you can comment down para ma-discuss natin.